Magandang araw mga kabuhay, isang muling topic ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Ito pa rin ay nasa genetics na tinatawag po nating multiple allele at ang example po nito ay ang human blood type. Natutunan po natin sa genetics na ang isang trait ay kinikarry po ito ng pair of alleles. Pero may mga traits po that are actually determined by more than two alleles. So human blood types, for example, are dictated by three alleles. Ito po yung A, B, and O. So we have four different blood types. So we have blood type A, blood type B, blood type AB, and blood type O. So dito po merong dominant and recessive. So yung blood type A is dominant over O, blood type B is dominant over O, and blood type AB are both dominant. And when they occur in a genotype, they are both expressed. So maliwanag sa atin mga kabuhay, pag sinabi natin multiple alleles, yung number ng isang human traits are the result of more than two types of alleles. At ito na po yung ating tinatawag na blood type ABO. What are the possible genotype and phenotype of the different blood types? So, isa-isahin po natin mga kabuhay. So, sa blood type A, ang genotype po niya, pwede po siyang homozygous dominant na A. Ayan, pareho pong capital A. At pwede din pong heterozygous, so meron po siyang recessive na sinusuppress ng dominant A, which is the blood type O. Pero, ang phenotype po ng parehong ganitong genotype is blood type A. Mga kabuhay, ang bawat blood type, meron po siyang tinatawag na antigen and antibody. Kung sinabi po nating antigen, ito po yung substances na ina-express po dun sa red blood cell, which determines no, kung anong blood group meron po ang isang tao. So, kung ikaw ay may blood type A, ang antigen mo is A din. At yung against naman po doon, which are the proteins that protect para hindi po mamuo. For example, di ba meron tayong isinasagawang blood transfusion. So, bago po isalin sa'yo yung dugo, nagkakaroon po muna yan ng test. Kino-cross-match muna kung compatible ba or incompatible yung isang dugo. Siyempre, pag compatible, pareho kayo no, ng blood type, yung Rh na tinatawag po natin, kung positive or negative, yun. Pwede na pong isalin sa'yo yan. Kasi pag incompatible po, no, pwede pong mamatay yung isang tao. Ganun siya ka-importante. So, ulitin po ulit natin, ang blood type A, ang antigen niya is A, ang antibody po niya is B. Second is blood type B, so automatic po ang antigen niya is B, ang antibody niya is A. Ang genotype po niya, it's either then homozygous dominant B or heterozygous na BO. Pero itong pareho po, pag in-express po ulit sa phenotype, blood type B po yan. Okay, next, number 3 is blood type AB. Ang kanya pong antibody, wala po. So, ibig sabihin, they are codominant. Kaya po, ang blood type AB po is universal recipient. So, pwede niya pong tanggapin kahit ano pong type ng dugo. Kung A man to, B man, or O. Okay, so ang genotype, automatic po AB. Kasi they are expressed equally, they are codominant. So, pag in-express natin as phenotype, so blood type AB po siya. Okay, number 4, blood type O. Ang blood type O ay universal donor. Tagapagbigay sa lahat po ng blood type. It's either blood type A, B, or AB. Pero po, may antibody po siya sa B and anti-A. So, meaning po, kung ako po ay blood type O lang po ang aking tatanggapin. Tagapagbigay po ako sa lahat ng blood type, pero O lang po ang tatanggapin ko. Okay? So, ang genotype ko is recessive po ang blood type O, so OO. Ang phenotype natin is blood type O. Ito po yung summarization na table, yung sinabi ko po kanina, which is the A group. Meron siyang antigen A, anti-B. Ang B is may antigen B, anti-A. AB is antigen A and B. So, codominant po siya pero wala po siyang antibody. In O po, wala po siyang antigen, po siyang anti-A and anti-B. So, O lang din po ang kanyang tatanggapin. Next video po natin, tatalakayin po natin kung ano po ba ang antibodies na tinatawag din po nating immunoglobulin. So, mga kabuhay, as an exercise, meron po ako ditong mga example ng cross using Punnett square to find out the possible blood types result.
ng kanilang offspring. So, pwede po itong homozygous dominant or heterozygous. Sabihin, mix na siya ng dominant saka yung recessive natin na blood type O. Mga kabuhay, reminders lang po, depende pa rin sa ibibigay na problem ng inyong mga teacher or question. Yung iba po, given na yung offspring, yung kanilang phenotype. So, kukunin nyo na lang kung ano yung pinaka-phenotype ng magulang. Meron naman, given na yung phenotype ng magulang o yung blood type, tapos kukross nyo na lang gamit po ang Punnett square to find out ano po yung phenotype ng kanilang offspring. So, meron po ako dito mga example. So, first po, yung father and mother, pareho po silang blood type A na homozygous. Pag sinabi natin homozygous, so AA. Kasi diba kanina, ang blood type A, meron po siyang genotype na AA saka AO. So, kapag homozygous po, gagamitin po natin yung dominant pareho na letter A. So, i-designate lang po natin, then pa-L, i-multiply lang po natin, just copy. So, ang genotype po natin, apat pa rin pong homozygous na A, at ang phenotype po natin is 100% blood type A. Pangalawang example naman po natin, pareho pa rin pong blood type A. So, yung phenotype niya, pero heterozygous. So, meaning, yung genotype niya is AO. Multiply lang po natin. Sometimes po, given na ho ng teacher, possible ba na magkaroon ng blood type O na anak kapag parehong blood type A ang magulang? Po, homozygous dominant. Second po is AO. A times O is AO. Ayun. O times O, may lumitaw pong isang blood type O. So, ang genotype natin, segregate lang po natin, isang homozygous, dalawang heterozygous, at isang homozygous recessive O. So, ang phenotype natin, itong 2 plus 1, automatic 75% blood type A. At meron po tayong 25% na blood type O. Third example po natin, yung father po is a homozygous dominant A. Ang mother naman po is heterozygous A. Pag minultiply po natin, first is homozygous, second is homozygous, yung sa baba po, heterozygous, then heterozygous yung pang-apat. So, ang genotype natin, dalawang homozygous, dalawang heterozygous. Ininterpret po natin ang phenotype, still 100% blood type A. Pang-apat na example po natin, pareho namang blood type B. So, homozygous pareho, so apat na homozygous ang genotype. So, phenotype natin is 100% blood type B. So, next natin, pareho namang heterozygous blood type B. So, plot po natin, BO, BO din. Po natin yung mga offspring, homozygous B, heterozygous BO, heterozygous BO, ayun, may lumitaw po ulit na recessive O. So, ang genotype natin, segregate lang po natin yung magkakapareho ang genes. So, isa pong homozygous, dalawang hetero, at isa pong homozygous recessive. So, ang phenotype natin, so 2 plus 1, 75% blood type B, and 25% blood type O. So, next example po natin, father is a homozygous blood type B, mother is heterozygous blood type B. So, dito po, homozygous, and dito naman heterozygous, then heterozygous. So, genotype natin, segregate lang, dalawang homozygous, dalawang hetero. Then, phenotype natin, still 100% blood type B. So, next example natin, yung third blood type, which is blood type AB. So, pareho po yung dominant. Parehong ine-express equally. Okay, so A, B, segregate lang natin. Homozygous A, AB. So, B times A, AB. A times B, AB din. So, B times B is homozygous B. Ang genotype natin, isang homozygous A, dalawang AB, and isang homozygous B. So, ang phenotype natin magkakaiba na. So, 25% blood type A, 50% blood type AB, and 25% blood type B. So, next example po natin, father is blood type AB, ang kanyang phenotype. Mother is blood type homozygous A, ang kanyang phenotype. Punnett square lang po natin, AB, then dito yung homozygous A. So, A times A, homozygous A. B times A is AB. A times A is homozygous A. B times A is AB. So, genotype natin, dalawang homozygous A, dalawang AB. So, ang phenotype, 50% blood type A, 50% blood type AB. So, next natin, father is blood type AB, mother is blood type homozygous B. So, plot po natin sa Punnett square, AB, then homozygous B, B. So, A times B is AB, B times B is homozygous B, A times B is AB, then B times B is
homozygous B. So genotype natin, dalawang AB at dalawang homozygous B. Phenotype, 50% blood type B and 50% blood type AB. So next po, father is blood type AB yung phenotype niya. Mother is blood type A na heterozygous. So meaning AO siya. So AB, plot natin sa taas, then yung AO sa gilid. So A times A is homozygous A, B times A is AB, A times O is AO, heterozygous, B times O is BO or heterozygous. So yung genotype natin, lahat po magkakaiba. So isang homozygous A, hetero A, AB, and hetero B. So ang phenotype natin, add lang po natin itong may AA saka AO. So 1 plus 1 is 50% blood type A, 25% blood type AB, and 25% blood type B. So another example, father is blood type AB, phenotype niya. Mother is blood type B, pero heterozygous. So AB sa taas, BO sa gilid. So A times B is AB, B times B is homozygous B, A times O is AO, heterozygous A, and B times O is heterozygous B. So ang genotype natin, isang AB, isang homozygous B, isang heterozygous A, isang heterozygous B. Ang phenotype, so dalawa po ang may blood type B, so 50%. 25% po ang blood type AB and 25% po ang blood type A. Thank you mga kabuhay sa muling pakikinig ng aking tutorial video about multiple alleles, specifically po itong human blood type. I hope na naintindihan nyo yung ating pagpapaliwanag. So don't forget to like and subscribe. So thank you mga kabuhay!